Hello everyone! Magandang gabi sa inyo. Joie de vivre! Live! And kumusta naman po kayong lahat? At napakainit ng panahon, tapos lumilindol pa. Grabe yung lindol sa Taiwan, ano? Nakakaloka. Please share po ng ating live dahil alam niyo naman po ang aking live ay hindi sinisyndicate ng mga social media platform, lalong-lalo na ng Facebook. Ayan. So, share. I-share niyo rin po ang link sa inyong mga friends, lovers, enemies, relatives, and strangers. Ayun. So, batiin lang natin mga first honor ngayon, ano. Sa mga kababayan po natin nasa Taiwan, sana po nasa mabuti kayong kalagayan. At wala pa naman ng napabalitang Filipino na casualty, no? Pero I think it has already been reported na siyam na yung casualty dun sa napakalakas na lindol sa Taiwan. So mag-ingat-ingat po kayo dyan. Ayan, first honor natin si Ma'am Priscilla watching from Canada. Glad na umpisahan daw niya ang live. Welcome po. SC Torani. Hello, Miss Joey. Umi-extend na naman si PhilHealth Virus ngayon in aid of legislation. Ay, naku, siya talaga yung topic natin. Irita talaga ako sa kanya. Grabe si Madam. Nakakaloka siya. Tingnan natin, basahin natin yung, ano niya, yung, Diyos ko, yung kalokahan niya. Ayan. Hello, Miss Jennifer Ichikawa. Hello. Aris Suga. Hello. A.K.A. Apple talaga yung babaeng magaspang na yan. Umayos ang itsura dahil sa PhilHealth. Ayun. Hello, Sal Valdez from Macau. Hello po sa inyo. Boy Niwi. Hello, Sasuke. Hello. Ayan ang ating mga regulars. Lulu and Sasha. Hello, Fox Queen. Orlando Nicolas. Paolo Sia. Hello. Paolo Sia, ikaw si ano, no? Yung umakyat yung kagabi ba yon? Si Coffee... Rotten Coffee. Diba? Para sa'yo ng profile pic eh. Ayan, na-appreciate ko yung sharing ni Paolo ng kanyang opinion kahapon. Ayan, maganda. Hello, Shalang. Nora De Jong, hello. Ay, mag-open ako ng ano, umakyat na kayo agad. Mag-open ako agad ng tindahan. Kasi hanggang alas dos lang tayo. So mga 1.5 hour lang tayo mag-chichikahan. So ilabas nyo na lahat ng galit nyo kay Risa Ontiveros. Pero yung 30 minutes, ako lang muna yung magkukuda. Ayan. Blessy Pagdilaw, hello, nirewatch ko yung Tanod Eme, sabi ganun. Alam nyo, ang sekreto ng Tanod Eme, alamin ninyo, alam mo sa totoo lang, nung spill ko na talaga yung sisas kasi pinigil-pigilan ako. Tapos, may tatlong nagtumatawag sa akin kahapon, Uy, Joey. Ganyan, natatakot sila dahil ako yung nasa Pilipinas. And for good reasons rin naman. Ayun. So, ang ano niyan kasi talaga, ano ba yung issue ng 2012? Ano ba yung mga issue ng PDEA noong 2012? Look at it because it's all available online. You only have to do a little googling and you will find out. Sa totoo lang. When I saw the, ano, again, for the nth time, the pre-operation report and the other document that was presented by Mother Dragon, ang sinasabi lang noon is that Bongbong Marcos was targeted nung time na senadora pa siya, targeted by PDEA, at least by a PDEA agent. Diba? At least by a PDEA agent. And of course, you know, an agent is not going to make a request unless meron siyang mga information na necessary for an operation. Diba? So that is why, from the beginning, I had always said na ang pinaka-importante dyan talaga is yung agent. Yung agent na yun. And I was expecting that the world is gonna go crazy about that agent to come out. Withhold ni Mother Dragon yung pangalan ng agent. And for good reasons, no? Kasi definitely magugurgur yun. But I think they know that person long time ago. Yung kung sino may mga nakaupo ngayon, they know that person
for a very, very long time. And so, yung pre-operation report, yung mga document na yun, nakanti niya talaga yung nana. Nakanti niya talaga yung nana. Ayan. So, yon. At darating ang tamang panahon, but what I'm saying here is that, you know, nabubuo na ang panis na gatas. Ayan. Ayun. So, hi, Ma'am Bless, ipagdilaw. Ayan. Nora, yung second time daw niya na simulan yun. Congratulations po. Salamat sa pagpupuyat. Ayan. At yung mga hindi makasabay sa puyat, no, ay naiintindihan ko naman yan. Kaya ako ay laging nagpapasalamat sa ating Team Replay. Ayan. Shout out sa Team Replay dyan. Mamaya, pagkagising nila, gagamitin nila tayong white noise sa kanilang opisina, sa kanilang pagtatrabaho. Maraming salamat, Team Replay. Ayan. Jean Corpus, hello, watching from Japan, silent viewer lang po. Hello, hello po. Maraming salamat. Silent or noisy, okay lang po yun. As long as nakakasama namin po kayo sa ating kwentuhan at kayo nakikinig dyan ay sapat na. Hello, Pretty Pangit, Ars, hello, hello. Kamukha mo si Olivia Man. Talaga? Ayun, Juveline Bitare, watching from Lebanon. Totoo ba to? From Lebanon? Kumusta naman po dyan? Joanne Therese Cruz, hello po. Rodrigo Castillo, Luz Burleson, Johanan, maayong gabi. Hello, hello. Beth Gatasi, Elio, sabay kayo ni Mother Dragon. Kere lang, multitask kambe. Live na naman si Mother Dragon. Live na naman si Mother Dragon. Nala, grabe naman. Kinakompetensya ba? Sige, babalikan ko na lang yung live ni Mother Dragon. Ayan. Ayun. Kasi pag hindi na ako makakapag-live kasi alas 2 meron ng meeting yung jowa ko. Nadadaldalan yung boss niya sa akin. Ayan. Hello, Risa Parcon. Gayam Len. Ayan. Hindi na ako makakatch up. Ayan. Sa inyong lahat na nandito ngayon, magandang gabi at maraming salamat, Rise Up TV, sa iyong pa super sticker. Malapit na exciting part, sabi ni Trending Philippines. Oo. Tiyaga lang. Ako naiintindihan ko rin yung iba na, yung parang, ba't hindi pa kasi ilabas yung Pulvoron video? Ba't hindi pa... Kasi guys, yung Pulvoron video, I don't think it is really intended for public consumption. Ang importante kasi doon is that hawak siya ng mga tao na meron talagang kakayanan na kumilos. Ganon. And it's going to be shown at the proper time. Ganon. At the proper time. So, maging mapagmatsyag lang tayo, maging sensitive tayo sa mga developments, at... diba, ilakas natin ang ating boses, lalo na sa mga bagay-bagay na hindi na maganda na nangyayari. Especially itong mga kagaganeri sa Ontiveros tungkol dito sa gentleman's agreement na gusto raw niyang paimbestigahan. Diyos mer! Nakakaloka! Miss Joey, pakimension ng bagsak na rating ngayon ni Kuting. Yeah! Diba? It's going down. It's going down. And eto ha, kailan naging super active sa pagsasalita si PRRD? I think December, no? December, November. Nag-start na siyang magsalita. And January, the Maisog rally had begun. And when PRRD start talking, he really changed the perception of a lot of Filipinos. That's how powerful PRRD's influence is up until now. Up until now. And it did not translate well for BBM. Kasi para kay sa side ni BBM, ayan, nag-ano siya, bumaba yung rating niya, bumaba yung ano niya, bumaba yung trust and approval rating niya. Kasi below 50% na. And I think it's gonna go down as time goes by.
kasi wala naman nagre-reflect dun sa mga ano niya, sa mga karat niya nun eh. You know, ano ha, the only reason that, ano ba to? Kaya rin ako, parang, I had given so much benefit of the doubt for this administration. So, matagal na panahon, kung ano yung sinasabi nila, kung ano yung, hindi, ganito yung gusto natin gawin. Kasi, oh, sige, bibigyan kita ng time. Ganon. Pero kasi, especially yung sa investment-investment, no, yung mga pledges na nakukuha, yung mga ganyan, and they report it as if it is the ultimate achievement. Walang problema yun kung magkakatotoo. Diba? Walang problema yun kung magkakatotoo. So, let's say you were able to get a lot of pledges. Eh kaso alam naman natin yung pledges ay hindi naman, pledge lang yun, laway lang yun, di ba? How can you translate it to reality if the general perception to your country by foreign direct investment is not good? Di ba? Kakaloka. So ngayon, nakikita na namin, oh, yung mga ginagawa mo, hindi naman nagtatranslate sa katotohanan. Mm, tang ina, ayan, bagsak ka sa rating. Diba? Naiintindihan na ngayon ng mga tao na yung mga pinangako mo at yung mga sinasabi mo, walang bunga. Diba? And you continuously ignore us. Yun yung masakit doon. Patuloy mo pa rin kaming ini-ignore sa mga reklamo namin sa administration mo. So, 'di ba? Ang gagawin natin diyan, 'di ba? Ayun. So, 'yan. So matagal feeling ko dapat matagal na ano 'yan eh. Matagal na nag-appear yung pagbaba ng rating ni BBM eh. Anyway, ayan. I think we need to be solid to overthrow this admin who will lead us, sabi ni Alasco Paz. At mahirap kasi yung ano eh, parang mag-overthrow. Kasi, you know, it is illegal to, ano, to parang, oh, hey, let's get together to overthrow this government. And, I'm not saying it's impossible to happen because 1986, di ba, nangyari yun, in-overthrow yung ano, yung leader at ano no ang tawag dito at noong panahon ni ERAP ganyan may mga matinding pressures talaga coming from the people. I think what we need to do is to be intelligent in our criticisms and be precise dun sa talagang ayaw natin at gusto natin yung gawin. Which is, ano, sa totoo lang, easy naman yan. Kasi kung ano yung mga pinangako mo sa amin, doon ka namin sinisingil. Diba? Wala naman kaming hinihingi sa'yo na hindi mo sinabi. Diba? Okay, hinihingi ba namin na maging Duterte? Kasi ka naman namin hinihingi maging Duterte. Diba? Alam naman namin, you cannot replace the old man. Diba? At alam namin na talaga si PRRD ay isang fluke of nature, nag-iisa lang yan. Walang katulad yan. And we are hopeful na yung mga anak niya ay maging kagaya ni PRRD. But, you know, it is really very difficult to fill the shoes of PRRD. Ganun din naman kay BBM eh. Hindi rin naman natin sinasabi na parang, oy, dapat maging PRRD ka. Hindi, sinasabi lang naman namin sa'yo, ituloy mo kung ano yung sinabi mong pinangako mong continuing po kinaka. Pagkatapos, gawin mo, diba? Gawin mo yung pinangako mo nung eleksyon. Kaya ka namin binoto. Ganun lang kasimple. Ayan. Hi, Mono. Hello, hello. Ayun. So, yun. Biglang nag-divert ang PDEA. Ngayon, biglang PQ ang issue. Oo, kasi sinerve na raw ang warrant ni Pastor Kibuloy. Ayan. So, isa pang issue yan kay ano, no? Kay... Sino ba mabuhay na naman daw si Sam Salazar? Hello, Sam! Ayan. Ano ang tawag dito? Will Risa Ontivero stop the Senate inquiry on Pastor Kibuloy ngayon na na-issue na ang warrant of arrest ng RTC? Diba? Watching from North Cali, sakto lang, gising ko sa live nyo, sabi ni Florence Suba. Hello, hello po dyan. Ayan. O si
Ano, si Ma'am Sally Macario, hello, hello. Isa to sa mga kasama namin sa TikTok long, long, long time ago. Ayan. Ayan, ayan na. At hindi na ako makakatch up sa ating mga batian portion. So, magsimula na tayo. Ayan. People will always listen to Duterte's. Problem is, hindi marunong mag-respond ang BBM camp. Kaya lagpak lalo sila. The Duterte's listen to people. That is why we listen to Duterte. 'Di ba? 'Di ba? Ayun. So napanood niyo yung vlog na may komento di umano si VP sa PIDEA leaks ni Madam Marta. Ah, talaga nag-comment si Inday doon. Nag-comment ba siya? Mukhang lalala pa ang mangyayari sa Pilipinas, sasabay yata sa eclipse sa April 8. Ayan. Ayan. Ma'am Maurice watching from Dubai. BBM listens to Lisa. Ayan. Inaantay ka namin sa TikTok, sabi ni Tim. Wa ano ang tawag dito? Suspended pa ako sa TikTok. Pag nag-guest ako, gamit ko yung, ano, yung second account ko. Pero suspended pa ako hanggang April 7 dun. Ayun. Yung president mo, sabihan mong maligo, nagpunta sa lamay mukhang dugyot, sabi ni Noel del Rosario. Ano ba naman yan? Huwag na natin anuhin yun. Di ba? I mean, parang ang cheap pag ano, nagpe-pay attention pa tayo dun sa mga mukhang ganyan. Di ba? Mukhang mas lalala pa ang si Kuya Coco nasa TikTok. Saan ako nanonood sa inyo? Wala kasi ako sa ano, tawag dito. Suspended ako sa TikTok. Hindi ako makapag-live dun. But anyway, dito na nga. So, ito si Risa. Nag-file siya ng resolution. Eto. Nag-file si Lisa ng resolution. Senate Resolution Number P982. Ayan. Directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry in aid of legislation into the claim of gentleman's agreement involving the administration of former President Rodrigo Duterte and the Chinese government that effectively restricted the fortification of the BRP Sierra Madre in Ayungin, Second Thomas Shoal. Ayan. Ang ano no, grabe kasi yung ginawa nila dun sa ano, dun sa parang issue ng gentleman's agreement. And na-notice ko to kahit dun sa pagka meron akong mga kino-confront sa TikTok. Napansin ko to kasi ang ginagawa nila, they deliberately are trying to make the issue ano no, yung unclear. Na para pag, ano ba mismo talaga tinutukoy yung gentleman's agreement, ganyan-ganyan. And sa totoo lang, they cannot really explain kung ano yon. Ano to, J. Ray, magbago ka na, Joey. Lalam mo na 4 hours ka mag-live pero 10 minutes na paliligo, hindi mo magawa. Humingi ka ng pambili ng sabon sa employer mo, si Duterte, para hindi ka naman mukhang dugyot na nanlilimahid. O, J. Ray, okay na, binasa ko na yung comment mo. Okay na. Okay na, J. Ray. Diyos me. Makapagsabi to si Jerry, itsura mo. Okay na, Jerry. Ana, screenshot mo na. Tapos submit mo na to sa ano mo para may kita ka na. Okay na, Jerry? Okay. O, bablock ka na natin, ha? Ayan. Ayun, isang troll naman ang natulungan ni Miss Joey. O, di ba? Eh, sige, para may kita siya, di ba? Anyway, grabe yung, hindi nila, talagang kinoconfuse nila dun sa, ano ba yung content ng gentleman's agreement? Ano ba yung sinasabi yung gentleman's agreement na yan? And sa totoo lang, effective rin yung ginagawa nila eh. Kasi, for normal Filipinos, yung mga hindi naman talaga masyadong invested sa mga political conversation, ganyan-ganyan, you only need to capture the imagination nung mga hindi naman talaga, ano, no, hindi naman talaga invested sa conversation na parang, ha?
ano yung gentleman's agreement? Ha? May secret agreement? Yung secret agreement, yung gentleman's agreement? Hala? Ano? Secret? Bakit? Binibenta ba tayo ni Duterte? Ganon. So, basically, yun yung area na gusto nilang i-capture. And that part of, ano, no, that kind of conversation is going to circulate dun sa malaking part ng population. Lalo na kung walang nag-e-explain. So talagang mabubuhay lang talaga yung ganong klaseng conversation. Nililito nila yung tao deliberately. Daniel asked, Daniel Long, no? He asked, former spokesperson Harry Roque, tungkol doon sa gentleman's agreement. Ano sinabi niya, no? No, yes, there is a gentleman's agreement naman talaga between Xi Jinping and PRRD. And this is never a secret. Yung gentleman's agreement na yon is basically to go back to the point na wala pang away yung Pilipinas at yung China. Kasi kung matatandaan natin, nung panahon ni Pinoy, talaga nagigiraan yung China at yung Pilipinas doon. Mainit talaga yung sitwasyon ng South China Sea. Diba? Talagang binabawalan nila yung mangisda, yung mga Pilipinong mangingisda and things like that. And so, one of the fruits of that gentleman's agreement is for the Philippines to be allowed to do its thing dun sa South China Sea. And that favors a lot of Filipinos, 'di ba? A lot of our kababayan na nangingisda doon sa area na 'yon. 'Yun yung gentleman's agreement. Hindi naman 'yun secret. Ngayon, kinukonfuse nila yung issue na yan dun sa issue ng Ayungin. Okay? Nung Ayungin Shoal. Na meron daw secret deal dun sa Ayungin Shoal. At ang nakipag-usap daw kay Xi Jinping ay si PRRD upang pagbawalan na tayo na hindi mag-fortify ng kumbaga pumayag daw tayo na hindi na mag-fortify ng BRP Sierra Madre. Ayan. Pumayag na, si PRRD daw ang pumayag doon. Okay? At kung di rin naman pala tangat kalahati itong si Risa Ontiveros, ikaw Risa, sa totoo lang, ikaw Senator Risa Ontiveros, taki na nakakahiya ka. Nanalo ka lang dahil nagpamigay ka ng ayude, sa totoo lang eh. Ito naman kayong mga botante, Diyos may, sabihin mga kamag-anak ninyo na pag nakareceive ng ayuda dito kay Risa Ontiveros, hindi yun dahilan. Hindi nun kayang i-offset yung mga kagagahang ginagawa ni Risa Ontiveros sa Senado. Diba? Magpasalamat kayo sa kanya, inayudahan kayo yan. Thank you, ma'am. Pero isipin po ninyo yung mga kagagahang ginagawa ni Risa Ontiveros sa Senado at mga pagsasayang ng resources na ginagawa ni Risa Ontiveros. Diyos ko po, huwag nyo na pong i-elect ito kahit kailan. Sa kahit anong posisyon. Ngayon, sa panahon ni Duterte, kinuha ng China ang mga nakuha ng mangingisda natin. Sinungaling ka talaga. Alam kong nakikita mo to, sabi ni Robert Chua. O gusto mo paakyatin pa kita, pagsalitain pa kita dito. O bilis, ano yung claim mo? O. Wag pa ulit-ulit, Robert Chua. Isa-isa lang. Wag pa ulit-ulit, wag spam. Ano ba naman yan? Takay na, ilang beses uulitin. O. Ayan, may invitation ka pa. Kinuha ng China ang mga nakuha ng mga mangingisda. So ngayon, gusto mo mang away kasi kinuha yung isda. Ano, sige nga, bilis, i-google natin yan. Mag-research kasi huwag kang magsinungaling. No, Mark Robert Chua, umakyat ka dito, sabay natin i-google yung sinasabi mo. Huwag kang masyadong matapang kung hindi kayang umakyat. Ayan ang invitation, oh. Bilis! Sabay nating i-google yung sinasabi mo nang magkaalaman tayo. Ayan ang invitation. Oh, sinend ko ang link. Mm. Sa totoo lang, ako, hindi ako nagugurgur ng bonggang bongga sa Facebook or sa YouTube or sa whatever. Unless Risa Ontiveros ang kinokontent ko. Sa totoo lang. Kaya kakaiba yan si Risa. Bilis akit, Robert! Ngayon, kung magkukuda ka dyan, tapos magsaspam ka ng bonggam-bongga, block ka. Bilis.
Sabay natin i-google yung pinagsasabi mo. Ngayon, kung gusto mo, maniwala kami sa'yo dahil ang tapang-tapang mo dyan sa comment section. Eh, putang ina mo. Diba? Mukhang binubullshit dito. Tapang-tapang mo mag-comment, di mo kayang harapan. Harapan, Bex! Harapan! Diba? Tara, i-google natin parehas. So, i-share screen ko. Tapos ano yung papag-google mo? Oh, para sabay tayo. Diba? Ba't di kaya? Tapos kapag ito magsasabi ng sinungaling, putang ina mo ka. Tapos iiyak yan dahil minumura. Eh, sasabihin mo ako sinungaling eh. Pagkatapos, di ba? Diyos ko. Naiyak ka sa akin, hu-hu-hu. Ikaw ang umiiyak kasi ini-invite ka, ayaw mong umakyat. 8 beses kang nag-spam, bakla ikaw ang umiiyak. Diyos me. O sige na, ban ka na. Huwag masyadong ano, maha-highlight ka pa dito sa live ko, di na. O, ayun. So anyway, di yun na nga. Nililito nila yung issue doon sa ayungin at saka yung doon sa gentleman's agreement na yun. Yung gentleman's agreement, it is within the power of the president to do something like that. It is an international recognized principle that a verbal agreement between two head of states are valid. Those are binding and valid. Diba? Walang ano yun eh. Whether nakasulat yun or hindi nakasulat, it's valid. Ganyan-ganyan. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit nagsasalita ito si Jonathan Malayo na we are not aware. Bakit bakla kasama ka ba sa usapan? We are not aware of the gentleman's agreement, Kenembular. Baka kasi hindi ka kasama dun, bakla. Yung nakarating sa'yo, order na kung ano yung gustong mangyari ni PRRD. Ganon. So hindi kasama dun sa meeting. Diba? And I do not understand why Risa Ontiveros in her statement, na sinulat pa talaga yung ano ni Jonathan Malaya dito. Sabi niya ganun na national security, ito. The National Security Council itself through Assistant Director General Jonathan Malaya said that it was not aware of such agreement and encouraged Attorney Roque to explain circumstances. Ganyan. Bakit importante yung salita ni Jonathan Malaya dito? Bakit Assistant Director, yung opinion ng Assistant Director, bakit yun ang importante dito? Diba? Bakit yun ang importante dito? Bakit yun yung ilalag... Sino? Diba? Paano mo pagsalitain yung National Security Council mismo? Diba? Bakit ang opinion ng isang assistant director ang magmamatter? Diba? Anyway, iba yung tinutukoy na gentleman's agreement ni Attorney Harry Roque at iba yung issue doon sa Ayungin Shoal. Yung issue doon sa Ayungin Shoal, there is an agreement, an existing agreement. Even nung time ni Pinoy, which is recognized by the then Defense Secretary Voltaire Gasmin, that we are not to bring construction materials in BRP Sierra Madre, in the Ayungin Shoal. That agreement is recognized even before PRRD time. So ngayon, anong kaputahan tong ginagawa ni Risa Ontiveros na meron siyang aaksayahin mo na naman ang resources ng Pilipinas, hindi mo naman pera yan, Risa Ontiveros, aaksayahin mong pera ng Pilipinas para sa isang inquiring kaputahan na ang tinutukoy ay gentleman's agreement involving former President Rodriguez that effectively restricted fortification. Bakla! Dapat ipatawag mo dyan si Voltaire Gasmin kasi noong 2012, nirecognize yan ni Voltaire Gasmin. Diba? I mean, hindi ba dapat na i-ethics committee na yung ganito klaseng kabobong mga pagsasayang ng pera ng Pilipinas sa na ginagawa ng mga senador? The gentleman's agreement is not about the Ayungin, kung ano, no, the fortification of Ayungin or whatsoever. That agreement existed long time ago. We talk about it here already. Pinag-usapan na namin ito dito sa live matagal na eh. Paulit-ulit na namin pinag-uusapan. In fact, I posted about it also. Na yung
agreement to construct, you know, some content creators would say na since 2002 pa daw yan. Kasi isa raw yan doon sa mga proposal at pinag-agrihan doon sa, ano, sa, what do you call this, yung rules that they were trying to formulate. Ganon. Ayun. So, ngayon, ano tong balak ni Risa? Bakit siya naluloko ng Pilipino? 'Di ba? Yung ganito po ka-brazen na pagsisinungaling, pagkatas gagamitin mo pa yung resources ng Pilipinas para sa ganitong kagagahan. Grabe naman po kayo, madam. 'Di ba? E buti ba sana ikaw, Risa, kung meron kang record na meron kang sinusugsog na issue, tapos natatapos mo. 'Di ba? E wala naman. Ano na ba yung issue na pinasok mo, na natapos mo, aside dun kay Senyor Aguila? Ano na nangyari kay Senyor Aguila ngayon? Anong legislation yung na come up mo or na bago mo or propose amendments or whatsoever that came out of that Senyor Aguila issue? I vividly remember, ginawa mo ring issue yung kawali ng Southeast Asian Games. Na sabi mo, ang gastos-gastos, pugad ng korupsyon, simbolo ng korupsyon. Ang dami mo nang sinabing kaputahan. Pagkatapos, tinarayan ka ni Pia Cayetano at galit na galit sa'yo si Pia Cayetano sa kapekpekan mo, hindi mo na sinusog yung issue. Okay? So, magkalinawan lang tayo dito, Senator Risa Ontiveros. Diba? You are whoring on issues that you think will benefit you or your purpose. Nagpapakaputa ka sa mga issue. Ngayon, ang purpose mo is to bring the Dutertes down. Diba? Yan yung purpose mo ngayon eh. So, nagpapakaputa ka sa mga issue just so maisulong mo kung ano man yung interest mo. You are not there in the Senate to really look after the Filipino people. And I don't understand why you keep on winning. Dapat hindi ka na nananalo eh. Sobrang nakakahiya po yung mga pinagagagawa nyo dyan. I mean, what is this? And grabe yung ano ha, grabe yung ano ni Risa dito na parang inaano niya na involving administration of a former that effectively restricted the fortification of BRP Sierra Madre in Ayungin Shog, ganyan. So basically, ang normal ni Risa is that we should go to Ayungin and fortify it. Okay? So ibig sabihin, itong si Risa, she is not thinking of the consequences of this kind of move in the Senate. Kasi ang premise niya is that we have all the right to fortify BRP Sierra Madre there. Okay? Diba? So sobrang nakakaano lang. Sobrang nakaka... Naku naman, ano ba naman to? Ano ba naman to, madam? You are not thinking of the consequence. You're not looking after our welfare. Kami nag-aalala na kami dito kasi ina-agitate natin yung China. Kami nag-aalala na kami dito, mga Pilipino, kasi ayaw namin lumaki yung posibilidad ng gera. And here you are, not looking after our concerns. Pinapalala mo yung pag-aalala namin. Anong klaseng tao ka? Dapat, Senator Risa Ontiveros, you and your entire family should be in the no-fly list kapag ka nag-break ang gera dito sa Pilipinas. You continue what you're doing. Sige. Pero, mangako ka sa amin na ikaw, 10 ng lahat ng miyembro ng pamilya mo ay hindi aalis ng Pilipinas sa panahon ng gera. Okay? Go ako dyan. Ayan.
So ano yung mga pinagsasabi ni Risa dito? On March 28, former Palace spokesperson Harry Roque bared that former President Rodrigo Duterte accepted gentleman's agreement that would limit the resupply mission to BRP Sierra Madre, grounded at Ayungin Shoal, Ayungin Second Thomas Shoal, only to food and water. Hindi nga po yun yung laman ng gentleman's agreement. Yung status ko, it already included that agreement. Part yan ng status ko. Diyos me, ang hihina ng kukote. Hindi po siya nag-agree na hindi na bawal ng magdala doon ng construction supply. Ang pinag-agrihan doon is yung status ko, which is ang status ko kasama na yan, yung agreement na yan. So hindi siya bagong agreement na in-insert. It is an old agreement that you want to respect because you want to go back to the status quo. Diyos me. Nakakaloka si bakla. By virtue of the said agreement, the Philippines effectively agreed to desist from bringing in construction materials to fortify the rusting and dilapidated Sierra Madre. It's not true. Because that has been the situation even before. Merong agreement na ganun. Actually, sa totoo lang, sinabi yan, ang mas questionable nga doon sa sinabi ni Attorney Harry Roque, while they agreed to go back to the status quo, and the status quo includes yung hindi mo pagdadala ng construction supply sa Ayungin, ang sinasabi nga doon ni, ni Harry Roque, in fact, si PRRD, kahit bawal magdala ng construction supply doon, diniskartehan nung panahon ni PRRD yung pag-semesemento doon or whatnot, ganyan. Actually, yun yung mas questionable kasi si PRRD nag-violate pala nung agreement doon sa China. Kasi nagpadala pa rin pala siya doon ng mga construction supplies. May mga ni-repair-repair rin. Kasi bawal yung mga repair and maintenance eh. It is supposed to wither away eh, yung BRP Sierra Madre. Mas yun nga yung questionable doon kasi parang, ay talaga ba? Nag-violate ba si PRRD doon sa agreement? Attorney Harry Roque talk about it. Ilang beses niya sinabi yun sa mga vlogs niya. In fact, di ba kayo nagtataka kung yung anim na taon na yan na nandiyan si PRRD ay hindi lumubog yung BRP Sierra Madre, malamang merong ginagawang mga repairs dyan. Kaya nandyan pa rin yan. Kasi otherwise, kung hindi yan ni-repair sa loob ng anim na taon, lumubog na yan. So ibig sabihin, nagpadala pa rin dyan actually si PRRD ng mga construction, nagpa-repair-repair pa rin siya dyan. Yun nga lang, hindi niya kinaskas sa pagmumukha ng China. Yun yung difference ngayon at yung difference nung kay PRRD. Nire-repair pa rin naman niya yun eh. Yun nga lang, hindi niya kinakaskas sa mukha ng China para hindi tayo mag-away. Eh ang ginagawa ng Bongbong administration ngayon, kinakaskas niyo sa mukha ng China, nagpapaawa kayo sa buong mundo, pinoprovoke niyo at ginagalit niyo yung kabila. Yun yung problem. In fact, doon ka nga dapat magtanong. Kasi di ba meron tayong agreement? So ibig sabihin si PRRD pala nagpapadala doon. Dapat ngayon yung mas anuhin ninyo eh. Kasi pa, ha, PRRD, nag-violate ka pala ng agreement with China. Di ba? Hindi nila matanong. Hindi nila matanong. Kasi yung ginawa na yun ni PRRD, pabor sa posisyon nila. Di ba? Hindi nila matanong. So, you know, it's very, very obvious that this wicked senator is not really after the truth. Ang dami nang sinabi ni Harry Roque aside dun sa gentleman's agreement na yan. Hindi mo na narinig yung iba niyang sinabi. Dito ka lang nakafocus. Dun lang sa part na disagree ka, di ba? Utter bullshit. Ayun.
hindi po basta-basta maggegera. Yan lang nangyari sa Mwanga City. Naku, nakakalungkot po talaga watching here in Abu Dhabi, sabi ni Army Maludin. Dapat din balikan natin BBM yung pangako niya na kinuha niya kay PRRD ang talagang friend to all enemy to none. Dapat tanungin natin. Sa totoo lang ha, meron na bang mainstream media na nagtanong kay BBM tungkol dyan? Meron na bang nagtanong na, oy BBM, kumusta yung pangako mong ano? Bakit ka nagpalit? Sa totoo lang, si BBM may secret agreement dito eh. Diba? Si BBM yung may secret agreement dito. At ang secret agreement ni BBM ay with the US. Why did you change your stand? Bakit mo inaaway ngayon ng China? Bakit araw-araw kang tumutuwad sa Amerika? What's the deal, bong-bong? Diba? Anyway, ayan. So, punta tayo sa mga susunod niyang kinembular. Parang hindi na ako makakapag-open ng tindahan na, wait. Pero mag-gusto umakyat dyan. Ayan. The national security, ayan, without repairs to the BRP Sierra Madre, the World War II era warship, the vessel would soon collapse, and the words of former Justice Carpio, and our presence in Ayungin Shoal. Sabi niya, the National Security Council itself through its... yung ano kasi, actually, yun nga yung... yun naman talaga yung point na parang, sige, dyan na lang yan. Dyan na lang yan. Hayaan na lang mag-wither away yan. Hindi nyo po pwedeng i-ano, ganyan-ganyan. The idea then was the Ayungin Shoal, pinasadsad yan para magkaroon tayo ng presence, hoping that it will ripen our claim on the Ayungin Shoal. Ganon. Which is... which is, yung presence ba natin, ngayon ba na nandun siya, kinikilala ba yun as legitimate presence? Kinikilala ba siya as legitimate presence sa Ayungin Shoal? I mean, I will just let the experts to discuss more about this. But hindi po ba, Justice Carpio, yung claim mo na that will establish our presence, will our katunggali in Ayungin Shoal recognize that it is indeed considered presence? Kasi mas malaking usapin po yun, di ba? Ikaw, naniniwala ka na in-establish mo yung presence mo doon. Syempre, ang China, sasabihin lang na China, no, sumadsad lang kayo dyan, meron tayong usapan dyan eh. That cannot be considered a ano, kasi nga ang usapan natin diyan eh, mag-disintegrate na lang talaga yung ano eh, Ayungin eh. 'Di ba? So I don't think I can be convinced sa sinasabi ni Justice Carpio and our presence in Ayungin Shoal. Ayun. In the first place, is it considered an establishment of our presence in Ayungin Shoal? 'Di ba? Kasi kung ganun, e paano yung ibang mga shoal na meron pa rin tayong claim pero tinayuan na ng Vietnam at or ng China? Ibig sabihin ba nun wala na tayong claim doon? Ibig sabihin ba nun patay na yung claim natin? Diba? Parang it doesn't follow. Ayun. Anyway, ito na yung na-mention ko na to kanina. The National Security Council itself through its Assistant Director, Jonathan Malaya, na hindi ko talaga maintindihan kung bakit importante ang opinion ni Jonathan Malaya dito. Diba? Nakakaloka. Bakit importante opinion dito ni Bakla? Na, ano, not aware of such agreement and encourage Attorney Roque, ganyan-ganyan. Eh baka nga kasi hindi, you're not that important to be part of the conversation. Diba? Baka, ang nakarating na lang sa'yo, yung mga order in by virtue of such agreement. But sino ka naman para i-notify na, oy, Jonathan Malaya, meron kaming gentleman's agreement. Diba? Obligated ba yung president to inform everyone in the NSC that, hey, I have a gentleman's agreement? No. If there is a gentleman's agreement, it's between the two leaders. Okay? Sa kanilang dalawa yon. Ngayon, ang mangyayari dyan, by virtue of that agreement, they are going to create orders and policies
in line with such gentleman's agreement. So malamang yung bababa sa'yo, kautusan na lang, Jonathan Malaya. Hindi ka na nila inonotify na, Jonathan, para aware ka ha, may gentleman's agreement kami ni Xi Jinping. Nakakahiya naman sa'yo, sige, sasabihan kita. Diba? Diyos me, parang, Jonathan Malaya naman. Nung unang nag-release na statement sa Jonathan Malaya dito, gusto ko rin talagang mag-react. Gusto ko mag-ano. Eh, may mga ibang issue na mas naunang napag-usapan aside from this. But this is really something that I want to tell him. Na parang, hulo naman, sir! Ino-notify ka ni Xi Jinping at saka ni PRRD, nung dalawang head of state. Na parang, oy, para informed ka ha. Meron kaming gentleman's agreement. Eh, yung dalawa nga, hindi nila sinulat yung agreement nila eh. Pagkatapos gusto mo, notified ka pa. Ang kabalawo ka! Diyos me. Sabi ni Paolo, it's more on perspectives of parties involved. It has been recognized in many instances eh, no? Na if there is a duly recognized verbal agreement between the two countries, that is respected. Actually, it can create a right to demand dun sa isang party kapag well-established yung gentleman's agreement na yun. Ganon. Isa yun sa mga ano, parang basic na concept na tinuturo sa international relations, international law. Ganon. So basically, yung agreement na yun, oh, it is between the two of them. Ngayon, para palabra e de honor ang puhunan mo dyan. O ngayon, pag nagsibali ka na sila sa kanilang mga bansa, kung ano yung napag-usapan nila, they are going to create policies in order to honor such agreement. Okay? So, sa gentleman's agreement ni PRRD at saka ni Xi Jinping, ano yung mga in-honor nila doon? Diba? Ano yung in-honor nila doon? Yung China, pinayagan niya ng mangisda yung mga Pilipinong mangingisda. Diba? Diba? O tapos si PRRD, hindi niya na ginawang parang sobrang malaking-malaking issue yung tungkol dyan sa issue ng South China Sea. In fact, isa sa mga actions na ginawa ni PRRD is that, hoy, kayo nga huwag niyong pinapalaki ang issue dyan sa South China Sea. Mga public officials, may gag order kayo. You're not supposed to talk about that conflict in South China Sea. Para hindi lumaki ang issue. Because they wanted to honor yung status quo, yung agreement to go back to the status quo ng China at ng Philippines. Diba? So, dun po yung nagre-reflect. Dun yung nagre-reflect. Kaloka itong mga bakla ng taon na to. Natawa talaga. Hala talaga. Jonathan Man. With all due respect, sir, syempre, ikaw, public official ka, pero pagdating sa usapin na to, hindi yung opinion mo ang controlling. Kalokang bakla. Diba? Diyos me, ayan. Gentleman's agreement would explain the relentless harassment via water cannon of our resupply mission of Chinese forces, sabi ni Risa Ontiveros. The NSA also stated that the agreement, if existing, infringes and violates our sovereignty as a nation. Baliw to si ano, no? Baliw to si Risa Ontiveros, no? Paano ano infringes and violates our sovereignty as a nation? Disputed po yung area, okay? Ang merong nasasaktan doon, yung claim natin. Nagkakaroon tayo ng girian sa claim. Yung sovereignty, ang sovereignty po natin, nandun sa established natin na territory. Doon, hindi pa naman natin ini-establish yun. Hindi pa naman established yun, tinatry pa lang natin establish at meron tayong kaagaw. Diba? Meron tayong kaagaw doon. The gentleman's agreement would explain the relentless harassment via water cannon of our resupply mission by Chinese forces. Like I said, Voltaire Gasmin in 2012 recognized the fact na meron tayong agreement with China not to bring in construction materials in BRP Sierra Madre. Diba?
What the fuck you don't understand doon sa sitwasyon na yun? Bakit hindi niyo awayin si Voltaire Gasmin? Gasmin, I think, is part of the government now, no? Ba't hindi siya tanungin? It is well documented. Sa mga papers, sa mga broadsheets, that Gasmin recognized that agreement with China not to bring construction materials in BRP Ayungin. BRP Sierra Madre, I mean. Diba? Diyos me! Kakaloka! Bakit mo pinapalala to, Risa? Sobrang kadiri. Sabi pa ni Risa, if confirmed to be true, this gentleman's agreement would be tantamount to a surrender of the Philippine sovereignty. And in the words of former Navy Flag Officer Eduardo Santos, the Navy Chief who in 1999 ordered that BRP Sierra Madre be run aground to serve as a naval post in the an act of treason. Ito na kaya nanggagalaitin na ngayon yung mga, ano, no, a lot of people. Because, naiintindihan ba nito ni, ano, ni Risa ang crime of treason? Ang treason po, gumagana lang yan kapag tayo ay nasa, ano, no, nasa state of war. Doon lang po gumagana yung ano na yon. So, parang ang minimin niya siguro dito, yung parang isa itong katraydoran, ganun. Isa itong katraydoran. Baka ganun yung ibig sabihin ni Baklang Risa dito. Ayan. As it is hereby resolved, direct to appropriate Senate committee to conduct an inquiry in aid of legislation into the claim of gentleman's agreement involving administration of former President Rodrigo Duterte and the Chinese government that effectively restricted the fortification. Blah, 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 blah. Okay. So yun na nga. Alam mo yung sobrang-sobrang pagsisinungaling ni Risa sa mga tunay niyang layo. You know, your purpose is really just to embarrass the Dutertes. Your purpose is really just to grandstand at ipamuka sa lahat ng mga tao na, oy, ang mga Duterte, traidor. Yun yung gusto mong palabasin dito. Okay? And you're doing it in a most shameless manner. Okay? If you really want to inquire of that agreement, you should look back at the history of BRP Sierra Madre. Diba? Like I said, meron tayong patunay noong 2013 na nag-e-exist na yung agreement na yan. Eh bakit ang pinapatawag mo lang yung mga Duterte? Diba? Ba't ang pinapatawag mo lang mga Duterte? Sobrang grabe talaga to si Risa. I mean, sobrang kadiri ka po bilang politiko, bilang tao. Nakakadiri po kayo. You are not even offering a decent debate in the Senate. Kasi sa totoo lang, pwede naman tayong mag-disagree, madam eh. Pero huwag niyo po kaming hainan ng kabubuhan. Huwag niyong tinatanga ang sambayan ng Pilipino. And you're doing it again and again and again and again. Nakakairita, nakakagalit. Sobrang nakakagalit. Is that inquiry inevitable? Sabi ni Arnie Curtis. Well, on the bright side, ang chair ng Foreign Relations Committee ay si Senator Aimee. I don't think Senator Aimee is going to approve it. I don't think she's going to approve the inquiry on this. You know, feeling ko hindi naman yan papansinin. But still, the audacity of this woman, no?
the audacity of this lady senator. Sobrang kapal ng mukha mong bobohin ang sambayan ng Pilipino. Ayun. Ay, nataka talaga ako ba't nanalo yun ng election. Di ba, she barely won the election noong 2022. She barely won the election. And nataka talaga ako, bakit may bumoboto dyan? Ano siya, ang tawag dito, nagpamigay siya ng ayuda. And a lot of people, ito no, kaya nga ano eh, I think that's also the reason why yung mga nasa Congress ngayon, walang haba silang nagpapamigay ng ayuda. Kasi, they know that it's the best way to get votes. So that is why meron tayong hindi mo pera yan campaign. Kasi po, pagka meron binigay sa inyong pera, ang kahit sinong mga politiko or may binigay na tulong sa inyo, okay? Dapat nyo pong sabihin na hindi nyo pera yan, okay? Alam nyo, sa totoo lang, hindi ko naman sinasabi ng mga ayuda ay bawal, okay? In fact, dapat lang naman talaga na magpaayuda ang ano ang gobyerno, lalo na kung sa mga sitwasyon na kailangan. Teka lang, patanlap, lalayo ko lang itong mic ko para mag-focus sa akin yung... Woo! Ayan. Oops! Ayan. O, diba kita-kita yung mga chismis ko sa noo? Ayan! Ayan, malinaw na. So ngayon, that is why they allotted 500 billion pesos for social amelioration because they know they can use it to win election. And that is why Kulelat po atay. She barely won. Ngayon. 11 or 12, parang ganun yung ano niya, yung position niya nung election. So ngayon, that is why kailangan nating i-remind dito sa mga politiko na to na hindi nyo pera yan. Okay? Na hindi nyo pera yan. Yun yung difference nila dun sa pagpapamigay ng ayuda ng mga Duterte. Sa totoo lang. Yun yung hindi nila kayang pantayan dun sa pamimigay ng ayuda ng mga Duterte. Yung mga Duterte, nagbaba ng ayuda, yan sila Bongo. Pag nagbaba sila ng ayuda, pinapamigay nila in such a way na merong dignity pa rin yung tao. Na hindi siya mukhang busabos, pipila ng mahaba, ganyan-ganyan. No, because this is something that the government can do. You just avail it. If you are qualified, get it. Ganyan. Ganun sila mamigay ng ayuda. Itong mga walang yang politiko na to, at tulad ni Risa Ontiveros, pag nagpamigay ng ayuda, alam mo ang kapalit nun. They would want your support for you to vote for them in the next election. Ganun. Yun yung difference. Pasusulatin kanila ng Dear Madam Senator, kinemi, Dear Tingog Pars, Dear Madam Yeda, Dear Martin Romualdez, tulungan niyo po ako. Ayan. That's the difference. Yung mga Duterte, nung time ni Duterte, and you know, even Bongo, I think ayuda works is best done by Senator Bongo. Sa totoo lang. Yung pag-aayuda, pag ang trumabaho ng ayuda ay si Bongo, yun yung best na ayuda. Why? Kasi hindi binubos-abos yung mga taong makaka-receive ng ayuda. As long as you have the documents completed, pumunta ka dun sa Malasakit Center, ipasa mo lahat ng mga dokumento ang kailangan, and then you will be given help. Ganun eh, nung panahon ni PRRD eh. Hindi mo kailangan mag-beg, hindi mo kailangan sumulat, tulungan niyo po ako. Diba? Pero anong ginagawa ngayon ng mga politiko? Because they know that it is the best way to get votes. Pasusulatin ka nila. Kailangan isusulat mo yung pangalan nila para maalala mo yung pangalan nila. Okay? Para maalala mo yung pangalan nila pagdating ng eleksyon. Ganun. Ayun. So yun. So, kaya po, 'di ba? Every time na makaka-receive kayo ng ayuda, magpasalamat kayo kasi binigyan kayo eh, 'di ba? Hindi, 'wag naman masyadong asshole kasi kahit paano umi-effort sila na ibigay sa iyo 'yan. Pero wala po kayong utang na loob. Kasi po, pwedeng-pwedeng 'yong sabihin dyan sa mga politiko na 'yan na hindi nyo pera 'yan. 'Di ba?
Ayun. So okay na? O, ano meron tayong 30 minutes para sa ano, para sa tindahan natin? Akyat na. Si mga gustong umakyat. Ayun, baka meron mga gustong maglabas sa sama ng loob. Sabi ni S.C. Torani, Risa Ontiveros is the female version of Tulfo. English and calmer version lang, kunwari. Pero mahilig mag-grandstand, ano? Mahilig mag-grandstand. Hindi ko talaga matrust si Risa Ontiveros. Grabe talaga. Parang sobrang... sobrang pambabalahura sa process, no, yung ginagawa ni Risa. Sobrang pambabalahura sa mga resources natin. Ayan na, si Rotten Coffee. Hello, Rotten Coffee. Nakamute ka. Hello, Ma'am Joy. Hello. Hello. Ayan. Hello. Expand ko lang yung expand ko lang sana yung magandang thought line mo dun sa ayuda ba? Sa ginawa ni Bongo yung Malasakit Center, because I live in Australia, so meron kaming ibang welfare dito sa pag na-apektuhan. You live in? Yung audio mo medyo hindi malinaw. Lapit ka ng konti sa audio? Mic. Oo, para clear ka. Ayan, wait lang, bumaba lang siya. Inaayos lang yata niya yung kinembot niya. Hello? Parang malakas yung hangin. Malapit kaya yata sa electric fan. Ayan. Na-disconnect yung device. Device not connected daw. Rotten Coffee. Ayan. Sige, ayusin mo muna yung ano mo ha. Yung kinembot mo ha. Para marinig ka ng lahat. At klarong-klaro ang iyong ano. Sabi ni Healthy Lifestyle, grabe mga politics dyan, parang walang kamatayan. Grabe healthy lifestyle yung ano, yung parang... Sige, naiintindihan ko eh, yung you want to stay in power, ganyan-ganyan. Pero give us a reason to keep you in power. Huwag panay politika, di ba? Gusto nyo talunin yung mga Duterte sa politika? Di galingan ninyo. Magbigay kayo ng mas magagandang solusyon kesa dun sa mga tinrabaho ng mga Duterte. Diba? The problem here now is we see, especially yung matandang Duterte, ngayon na nakikita namin yung uri ng trabahong ginagawa ninyo at titingnan namin yung trabaho ng matandang Duterte, lalong tumitiba yung paniniwala namin na talagang sincero at iniisip ng matandang Duterte yung mga Pilipino. Mas lalo naming nakikita na nagpakatatay yung matandang Duterte sa Pilipino, sa bansa. Diba? Eh, ito mga, talunin nyo naman yung mga Duterte sa tamang pamamaraan. Galingan ninyo yung performance ninyo. Diba? Hi, Rotten! Hello? Klaro na ba? Better. Pero meron kang background noise ng konti. Kasi it's tagged. May background noise ka ng onti. Saan na parang... yata yan? Sa browser ko? Kasi hindi ko pa na... Sige. Go ka na. Okay. Kasi like, just ano lang ha, food for thought lang. Kasi yung ginawa ni Bongo is actually another one step closer para i-centralize yung help. Kasi imagine ha, like, politicians put their names, their faces, tarpaulin, pucha, epal. Pardon my mura ha, pero I really hate that kind of way kasi it's very insulting sa napekon. It's like you're rubbing salt on the wound ba? Tinutulungan mo, but you're implying, because you're putting your name there, implies favor. So I need to ask favor in you in return. Come election day, you vote for me and my big ass, kaipalan. So, Malasakit Center, imagine mo, like DSWD, if they put the label DSWD on the thing, it doesn't really
incite hurt or more insult kasi you expect that sector of the government to help. So pag nandun yung nakikita mo yung mga DSW boxes, malasakit center logos, it means that you can experience a working government kasi yun yung delegated nila na task, which is to provide welfare pag napekwan ka ng mga dilubyo. So yun kasi yung ano eh, yung sublime messaging ng mga putang inang politiko na paglagay ng name, tarpaulin, at saka yung mga pangalan sa basketball court, sa stages, sa mga ano, putya kaipalan yan. At saka it implies that, oh, this has been done because of my initiative. Because of me! Because of me! Hindi yan initiative. Hindi yan initiative. Correct. Hindi yan public service, di ba? They're just actually acting in a way. Tinitwist nila yung public servant in a way na may frequency na mag-resonate dun sa tinutulungan nila na, oy, ginawa ko yan, kaya gawin mo din yung part mo para sa akin, which is to vote for me. It's like an indirect vote buying sa totoo lang. Kasi, like, dito sa Australia, just for comparison, di ko naman, ano, hindi ko naman. Ang Australia now is doing online applications. For example, you are affected by flood. So, meron silang record kasi everything is digitalized na. So, may archive na agad. So, may nag-apply ka. So, whatever the decision na ito, natangga, na-approve, na-deny, may record na nag-try ka, nag-ask ng help. So, Malasakit Center is so close to that stage. Kasi, di ba, it applies dignity to anyone. Approach ka lang, punta ka sa office, justify mo lang na nangangailangan ka, and then, that's very important, Rat and Coffee, ha? Tinulungan ka ng Malasakit Center. Sorry. Ano lang. For a while lang. Sige po, ma'am. That's very important kasi yung mga kababayan natin, dumadating lang talaga din sila dun sa punto na nangangailangan. Hindi ibig sabihin, busabos sila. Diba? You want the dignity to be intact. Na nangailangan ka lang talaga nung time na yon, at nung nangailangan ka, yung gobyerno, handa kang tulungan. Diba? But it doesn't mean na busabos ka. It doesn't mean na forever ka ng dukha or whatnot. That's the important thing of ano, you don't promote mendicancy. You are just presenting that, oh, eto yung help na kayang ibigay ng gobyerno pag entitled ka, kumuha ka. Ganon. Hindi ito yung parang, ah, sige, bigyan ka namin ng, ano, ng, antaw dito, bigyan ka namin constantly ng pera or ng ayuda, ganyan-ganyan, for you to be remembered or whatnot, ganyan-ganyan. Hindi siya nagpo-promote ng mendicancy, ano? Hindi ganon. Naiintindihan lang na, naiintindihan lang natin na meron talagang dumarating sa buhay ng tao na minsan, syempre, lalo na yung uri ng health, public healthcare na meron tayo, you know, you're just earning enough, tapos may magkakasakit sa pamilya, mahirap talaga yun, di ba? Ngayon, yes, go ahead, Rotten. Oh, may i-add lang ako dyan sa healthcare because I'm a nurse by profession and nakapag-work ako sa Southern Philippines Medical Center sa Davao, which is a very major hospital sa Mindanao. Alam mo yung ano, lalapit pa, kukuha pa ng recommendation letter sa governor, sa mga that public then, officials, para ma-release yung fund, para mag-cover ng expenses. Alam mo gano'ng ka-insulting, insulto yan? It's very insulting kasi ikaw na nga yung nangangailangan, and then when you turn to the government for at least an assistant, because this is just a heavy part of anyone's life, magkakasakit naman talaga tayo, our bodies will fail us with age, hindi mo maasahan kasi you still have to beg to queue in the line sa office ng ano. Tapos pagdating, kasi I experienced this personally, ha, meron ako nilakad na favor. Tapos pagdating nila doon, they feel so dignified na they're doing justice to what they're doing. Hindi. You're actually making me feel very, very humiliated and very vulnerable because I experienced a needed time in my life to help someone and to run to ask favor for someone. So imagine mo that kind of setup, dapat na yung alisin. Kasama yan sa MOOA, dapat alisin kasi they are trying to ruin the lives of their
constituents further kasi pinapa-feel nila na dyan kayo, dyan lang kayo. Like, you're just up there. Hindi kayo kailangan pwedeng, nyo kami. Hindi kayo pwede umangat sa buhay. Nyo? Parati na lang kayong maghihingi. Yes. Mm-hmm. Yes. Kawawa kayo, kami lang ang makakatulong sa inyo. Ganun yung eksena nila eh, di ba? Ganun yung gusto nilang palabasin eh. Kawawa kayo, kami lang ang makakatulong sa inyo. It's very Yes, ma'am. It's very compatible to modern day slavery. Kasi nilalagay nila kayo sa point na parang wala kayong kawala sa situation nyo. Hanggang dyan lang kayo. Makikinabang kayo sa amin at kami makikinabang sa inyo in return. They created a cycle in their hands kasi inaallow nila yung mga endorsement letters para ma-release yung funds na magtulong sa inyo to shoulder the medical expenses. Hindi dapat ganun. Dapat government should be free. And going back to Honteveros, ang inang ginawa niyan sa PhilHealth. Oh my God. Kasi, di ba, you should have a self-sustaining medical insurance na government-owned. Kaso anong ginawa niya? Like, I know this is not proven, pero halatang halata that she gained a lot from PhilHealth. Kasi hinawakan niya yan for quite some time. And the fact na hindi umusad yung PhilHealth into covering more cases, instead, binawasan pa nila. Imagine mo, for example, operang, tanggalan ka ng appendix kasi namaga. May gap na. Meron ka ng babayaran. Dati free yan when there was enough funds. But because nalulugi yung PhilHealth internally, inside, so kailangan mo nang i-cover. Meron ng dagdag bayarin. So, at paglabas ng bill, hindi mo na-cover lahat ng PhilHealth kasi meron ng deficits inside. So that is a way that someone was stealing funds away from it. That's a very good indicator that someone pag nababawasan yung yung yun welfare. Yun lang, Ma'am Joy. Yes. Thank you Rotten Coffee. It is, 'di ba? It is. Bangag sa Mikmik, hello. Kumusta naman ang update diyan mula sa land down under? Hi, nako. Update naman dyan. Daming ganap. Ba't nila ginugurgur si Baste? Bakit? Kwentuhan mo nga, update mo nga kami. Ano ba nangyari dun sa ano? Dun sa, di ba, strong language ni Baste dun sa, di ba nag-launch siya ng war on drugs niya sa Davao? Yes, yes. Tapos, and then after nun, merong mga naging casualty na agad, ganyan. Pinagbantahan na niya. Pagkatapos, yung mga police na involve pinagtatanggal daw? Ano bang nangyari? Ay, sa totoo yun, madam, tinanggal or tawag, ano bang term nila dun? Suspended. Sinuspend yung mga police. Pero yung sabi naman ni Mayor is tutulungan sila ng local government. Kasi ginawa, ang stand kasi ni Mayor dito is ginawa lang nila yung trabaho nila. What's wrong? Here comes the new leadership ng PNP. Now, wala na daw war on drugs. Putang inang yan. Grabe, no? Oo nga eh. Ayaw nila talagang mag-flourish si, si Baste. Talagang inaan. Nakakaloka yun kasi kinasuhan ba yung mga polis? Kinasuhan ba sila? Or tinanggal sila, sinuspend sila? Nasuspense ba sila dahil nakasuhan sila? Or ano lang? Sinuspend dahil sa mga nangyaring may namatay sa operations. Pero yung hindi binabalita diyan sa Kabisera is sa beginning ng arbitrary war on drugs namin dito is madaming sumuko. Relieved. Madaming nahuli. Relieved. Oh, yes. May mga nagsisukuan. Si Bak. So, si Bak. Mm-hmm. So, hindi lang siya suspended. I-relieve sa pwesto. Nung dahil sa, may nagsitumbahan ng mga addictus dito. Mga Jodic Santa Maria. Oo. Iba. And, kulang na lang sabihin ng PNP na legal na ang drugs. Actually, sobrang soft. Diba, aside doon sa sinabi ni Marbil, sinabi niya, wala nang war on drugs, sabi niya gano'n. Tsaka wala na rin internal cleansing, diba? Ang gago, tuloy ang ligaya ng mga addict. Kulang lang sabihin niya, no? Parang, back to business na tayo, guys! Tuloy ang ligaya!
anim na taon tayong nagdusa. Balik tayo sa dating gawi, puta. Kakainis. Tapos ito din, madam, ang marching order niya din is walang cellphone yung ano, bawal gumapit ng cellphone muli ng mga pulis. Ang tanga ng order eh. Ito sa nature ng work ko is yung cellphone is primary means of communication namin sa kanila para humingi ng update. Eh, paano kami makapag-update para sa mga balita regarding their operation kung di nyo sila pagagamitin ng cellphone? Ano, magdederadyo kami? Eh, ngayon, sa panahon ngayon, smartphone yung ano eh, primary means of communication. Eh, sila din nagko-contact through either sa personal number or sa messenger para mag-update sa mga operations or kung may press briefing sila. So, paano nila gagawin yun kung di nyo sila pagagamitin ng cellphone? Taka ng PNP chief ngayon, no? Kainis, sobra. Ah, okay. So, suspended nga yata until they can sort it out. So, pwede pa rin silang bumalik. Suspension yes. nga siya. Sabi rin ni Arnie, administrative suspension. So, that's what I'm asking nga eh, kung administrative suspension ba siya eh. Tutulungan sila ng ano local government, don't worry about that. Kasi ano eh. And also, ano, update din sa... Natakot sila kay Basti. Lagay ng... Yes, yes. Natakot sila kay Basti, kaya kiniklip nila yung wings ni Basti. So parang, war on drugs, war on drugs. Hindi, wala nang war on drugs. Ayaw nilang mag-succeed kami dito eh. Kasi, ano no, so far nung nag-declare ng war on drugs si Mayor, maganda yung resulta eh. Mas madami yung nahuhuli ngayon. Uh-oh. May mga write-ups ba tungkol dun sa mga sumuko? After mag-declare ni Mayor Basti, dun sa war on drugs niya, may local reports ba dun sa dami ng sumuko? I-share ko yun. Meron. Oo. Meron. Pero ano, parang last week pa lang yata yun. Wala pa kaming, ano, wala pang updated data. Pero dun sa pre-present na data ng, ano, Davao City Police Office, mas marami yung sumuko or nahuli kaysa sa yung mga natumba during operations. War on drugs. Meron yan, madam. Local, ano. Meron kasi I personally saw it eh. Oo. Panay death lang yung inaano eh. Oh. Diyan sa ano, diyan sa Manila deaths lang yung nire-report. Pero dito sa amin ano, kinlarify ng DCPO na mas marami yung mga ano, mga sumuko. Oo. And mas marami din yung na confiscate na illegal drugs. Oo. Pero yung na-highlight is nagsitong yung mga nagsitumbahan ni. Eh. Oo, we should report on the wins kasi syempre, sa totoo lang, hindi kung kunwari lalabanan mo talaga yung mga ganitong elemento. Hindi naman talaga maiiwasan na magkakaroon. Meron ba namang ano na papahuli ng buhay? Di syempre yung iba dahil takot sila na ano siya, kasama talaga siya sa ganun. But I think ang question dito is kung kunwari na merong mga ganyang insidente na merong namatay, ganyan-ganyan, if you're going to have that vis-a-vis yung number ng sumuko, yung peaceful yung pag-aresto, yung ganyan-ganyan, doon natin siya titingnan, is it worth it na meron kang ganyan pero at the same time, 'di ba? Okay, kung kunwari merong 7 na namatay eh, pagkatapos meron naman palang 100 na sumuko. 'Di ba? Also meron kang 7 na casualty. But yung 7 na 'yon, you know, these are kung nakipagbarilan 'yan sa mga pulis, 'di ba? Pagkatapos namatay sila, imagine kung hindi nahuli 'yan kung sino magiging kabarilan niyan. 'Di ba? Kung kaya nila makipagbarilan sa pulis, eh di malamang kaya rin yung makipagbarilan sa normal na tao. Diba? Ayan lang din. Pero ano, madam, once na mayroong ano, update dito sa amin about the numbers sa ongoing na drug war, i-inform mo lang kita, madam. Pero so ngayon, yung latest data, last week pa lang eh. Pero, eto no, if I recall correctly, madam, yung sumuko mga nahuli, mga nasa 21 or 22 against the 7 or 8 na namatay. Okay. Parang ganoon. Yun, dapat nire-report yun, 'di ba? Share mo sa amin para maipakalat namin. Sabi ni Ford, kahit yung FB na lang ng City Government of Davao para ma-share din namin to counteract the buwakang inang ng aapi sa Duterte. Yeah. 400 po ang sumuko, 7 lang ang Peggy, sabi ni Jocelyn Mondragon.
400 daw. 400 plus. Maybe yan yung ano updated. Pero so far kasi sa mga news about ano mga drug-related operations, mga nahuhuli sa checkpoint or sa during bybus operations, konti yung ano yung mga namatay or mga nalaban. Wala baka masyado. 400 yung included dun sa, like for example, yung naaresto sa checkpoint, yung mga ganyan-ganyan. 400. Tapos peaceful yung 400. Included yung sumuko at saka yung mga ano. Baka yun yung number na tinutukoy ni Joseph. Pero I suggest yung city government ng Davao, they publish it so that we can ano, we can also inform the... Kasi importante yun eh. You cannot just report on the deaths tapos hindi ka magre-report doon sa successes nung peaceful na pag-apprehend sa mga drug-related concerns ng city. Diba? So ngayon, para yung tao, pag nag-judge siya, sulit ba? Sulit ba na yung war on drugs na ganito na ang dami mong nahuli na peaceful, maraming ka na-apprehend, may mga sumuko versus yung violent na apprehension. Is it all worth it? Ngayon, a lot of people, including myself, ganyan, sa totoo lang, ang tingin ko dyan, lalo na kung yung 7A nang laban, di ba? Parang, good riddance. Kasi kung makikipagbarilan yan sa mga polis, imagine kung sinong magiging kabarilan yan kapag hindi nahuli yan. Diba? Yung mga normal na tao kagaya natin. Correct. Baka tayo magsitumbahan instead yung mga Jodic Santa Maria, diba? Nakakatakot yun. Balik sa dati. Pero anyway, madam, yung nagre-release ng data is yung local police mismo. And every Wednesday, meron silang mga press con. And ito lang din, no? About the local media din, na-call out sila ni Mayor kasi they seem to be not doing their jobs regarding sa ano mga police operations, di masyado nababalita. Kasi yung excuse ng ibang taga-media is, sir, kasi mahirap kasi i-contact yung mga police. Ay, trabaho nyo yan as media. Diyos ko po. Umahanap kayo ng paraan para makontact nyo sila, makakuha ng info. Bakit ang excuse ninyo is, ano, hirap kayong mag-contact ng police eh. Pero ano, willing naman to communicate yung police namin dito about sa information regarding their operations or sa mga spot reports nila. And kino-communicate naman nila. Nagtataka kami, ba't kayo hirap? Or baka tamad lang kayo sa trabaho nyo? You're not doing your jobs. Harap-harapan mismo, madam, kinall out sila ni Mayor Basta. And also, eto din, nakikialam na din yung CHR namin dito sa, ano, yung local CHR namin. Yung regional office nila, nakikialam na din. Then sabi ni Mayor Baste is ano, gawin niyo trabaho niyo, doon pumunta kayo sa Office of the City Prosecutor, kunin niyo yung datos doon. Ayun. Nandito si Sulong at Matatag. Mag-end live na kasi ako kasi mag-aalas dos na, may meeting yung jowa ko. Pakitin na lang kita sa susunod na live ha. Para ano, kasi ano na lang 4 minutes na lang tayo eh. Ayan. So anyway, yon. At dahil nga 4 minutes na lang tayo, ay sasamantalahin ko na rin ang pagsasabi sa inyo na wait lang, pinaprepare na po. May mga na-ship na tayong t-shirt at may mga ano. Yung iba pa na hindi nakakatanggap ng barcode from me, mag-intay lang kayo. May na ang kalaban. So wait lang, pero papunta na po siya. And then, matatanggap nyo siya. Pagka na-receive nyo yung barcode, marireceive nyo siya in 3 to 4 days from the time na na-receive nyo yung barcode. So, wait lang. Ayan. At ano ang tawag dito? Merong isang nangahaggard sa akin doon sa t-shirt. Diyos me. Kinancel ko na. Sabi ko, ito na yung 165 mo, leche ka. Ayun. Pagkatapos yung pala, anti-Duterte pala siya. Niloloko ko. Ayun. Ayun lang. So, anyway, anything else? Sabi ni ano ni Sulong at Matatag, sige, ha, ayan. May kaaway yan sa group eh. Hindi na kaintindihan. Feeling ko kami, ano, kaya gusto kong makiat ni Sulong at Matatag kasi meron siyang ano, sasabihin, ganon. Doon sa hindi mo pera yan, ayan. Pero mukhang sila mag-explain kasi feeling ko mahaba yung explanation na yan eh. Ha? Oo nga, madam. Oo, ayan. And ano, madam, ano, wala pang update regarding sa magiging lagay ng elections dito. Hindi din namin alam if tatakbo ba si Mayor Baste or hindi again for another term? Or gumagalaw pa ba si Migs Nograles dito para kunin ang City Hall? Di namin alam pa sa ngayon. Feeling ko alam mo, dahil sa ginagawa nila kay Mayor Baste, mag-aapoy ang damdamin niya ni Mayor Baste.
galit na nga siya, madam. Eh. Sila ang, sa totoo lang, dahil ginugurugur nila si Mayor Baste, sila ang nagkukonvince kay Mayor Baste para tumakbo. For a second term. Eh, unang decision yun, madam, di ba, na-share ko na parang di na siya tatakbo earlier this year. Eh ngayon, sa takbo ng mga bagay-bagay ngayon dito, parang magsosolidify yung decision na, ah, takbo na lang ako ulit. Maputang ilang. Oo, oh, diba? Sabi ni Arnie, ayan, bakit nagwawala na si Arnie? Sagutin nyo ako, si Jason sa Baantanod. Hindi. Hindi siya. Hindi si Jason sa, eto nga ang clue. Balik kayo sa 2012. Tingnan ninyo yung mga reports nung 2012 tungkol kay Pakito Ochoa. Ayan. Yun lang, mag-end live na ako, ha? At ano, kinukulit na ako ng jowa ko. At kanina pa siya, ano, senyos na senyos sa akin. Sige, see you next time. Maraming salamat. And tomorrow, pwede tayo mag-unli ulit. Ayan. Okay, bye! Bye! Bye, bangag sa mikmik.